Hello guys, what's up? Welcome to my channel. So here we are again, and now we are going to talk all about copyright claim. So what is a copyright claim? All right, without any further blah 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 blah. So as you can see here at my screen, I have here a copyright claim. So how to get rid of this? Paano ba ito aalisin? There is a solution for this, guys. But before that, let's just take a look what is copyright claim is. And there it goes. Your video is ineligible for monetization due to a copyright claim. Review details and the views. Dispute the claim if you believe this is an error. Revenue is held separately until a dispute is resolved. So ayun guys, yung video ko daw is not eligible for monetization due to a copyright. So i-review daw natin, tapos ating i-dispute. So para mawala tong claim. So maunang gitawag nila nga dispute, guys. So you just click here, see details, and dito yung buong detalye. Ayan, humintay tulog na content. Thank you. Content ID claim on your video, that's the topic of channel. This is not a copyright strike. So copyright claim lang po tayo, hindi tayo copyright strike. So ano pinagkaiba ng copyright strike at saka copyright claim? Yung copyright claim is, it's either you have the audio or the music only, but the video is yours. Hindi sa'yo yung audio, hindi siya fully, fully copy na content ang na-upload mo, kaya copyright claim lang. So so pag copyright strike is when you are use the content, kumbaga in-upload mo yung content ng iba, katulad ng for example video ni Ivana, dinownload mo tapos in-upload mo sa YouTube, yun magiging copyright strike yun, kasi hindi mo binago yung content, ganun pa rin yun mula nung na-download mo. So ayun, so ganito lang ang epekto pag copyright claim lang. Hindi maapektuhan yung channel mo, ang video mo ay mapapanood pa din, pero hindi siya pwedeng demonetize, o hindi siya pwedeng magkakaroon ng ads. Nandito yung detalye sa mga content, and then the impact. So video kana din monetize pag may ads na yung YouTube niyo, tapos may copyright claim, magkakaroon pa din to ng ads, pero yung kita po mapupunta dun sa owner. 3 minutes 40 ako, mga baba rin to. Dito yung mga detalye o kung sino yung mayari, kasi yun nga cover, ano lang yun. So paano ba ito alisin? So simple lang, press nyo lang itong select action, and it's up to you na. Pipiliin mo itong tatlo. Pag mag-trim out ka, ibig sabihin makakat yon, o maalis, magputol, matitit, gano'n. Yung part lang na mayroong claim, yung part na sakop ng audio. Or you can replace a song. Yeah, you can find so many audios right here in YouTube Studio. Or you just have to make it mute mo na lang. So pangit din pag i-mute mo. So pag ganon, ang gagawin natin dapat is to replace na lang, replace the song. So maglo-load na to. Pagka-loading nito, ayan ba agad? So ayan na po, kita nyo dito sa
YouTube library meron dito mga free music yan, free audio yan, pwede kayo mamili dyan kahit ano. I-click mo lang itong bawat magustuhan mo, pwede mo itong i-play, meron yung three button sa gilid, pwede siyang filter sa pag-search mo. Kung mag-search ka, pwede ka ng ano, filter track title ba or genre or yung mood. So try natin yung mood. So pag ganoon mood, magsasuggest yan na calm, dark, kita nyo yan, magsasuggest nyo angry, bright, calm, dark, dramatic, funky, happy, sad, romantic. So let's just romantic and apply. Ayun, so romantic na yung mode. Ang lalabas dito is mga romantic audio. Ayan o, tiny movies, itong warming down. So susubukan natin mag-click para dito, Love in Mexico. Press na natin itong button. Ayan naman na ito. Ganun guys, pag may napili na kayo na audio, press nyo lang itong add. Pagka-press nyo ng add, this will automatically attach to your videos. So preview. Ayun, tapos na siya mag-add. Pag ganun guys, makikita niyo yun dito sa baba. Ayun, sumunod eh dito. Ayan, ito nakikita niyo guys. Ito yung ipapalit natin, yung Kiss for Amanda. Yan ditong option kung saan meron tong tanyo. Pwede mo itong i-drag pag dilolong press mo lang. Saan mo banda ilalagay. Kaso ano lang siya, medyo maiksi. Go lang yung time niya. 2 minutes lang. Yung video na i-ano natin is about 4 minutes na. So ayun, pag i-press nyo yung so ganun lang po yun guys. Magpalit kayo ng audio para wala na kayong copyright. Press mo lang yung save, ando na. Kasi iba na yung sound ng ano mo, video mo. So ganun lang po guys, para mawala yung copyright claim. Hindi lang natin ito isisave kasi sample lang to. Ganun po guys, select action, trim out, replace the song, or mute the song. So pinaka conflict dito is mayroong dispute. Ito yung dispute, oh, makikita nyo yan. Pag magdi-dispute kayo, mapapasa inyo yung music, yung audio. Pag sigurado kayong hindi original yon, katulad yan, oh. Mayroon dito ang example. Mayroon dito paalala, remember that you are, that you, that the following, remember that the following are not valid reason to dispute na content. Ayan, kung mayroon kayong own copy ng song or video, I'm not making money from my video, I give credits to the owner. So kung pabor sa inyo yung mga sample na yan, check nyo tong box, my dispute isn't this.
any reasons above, I would still fight. I would still dispute something. Or wala pala yun dito sa mga ano. So, gusto mo pa rin ano. So, i-confirm mo ang tatlong ito. Yung una is content eligibility, select type, review requirements, provide rational. Ganun. So, mag-confirm na tayo. Ayan. Ito yun o. Kapag ganito, meron na dito reason why you are disputing this claim. Kung naniniwala kayong original ng content nyo, press select yun yung original content. Pero pag license, at saka naniniwala kayo meron kayong permission o license to use the content. Check nyo yan. Pero wala kang ganun, pwede ka mag-fair use. I have simply pala transformed the content claim in my case. The video is protected by fair use. Fair living and similar exception to copyright. Meron daw exception sa copyright. Pag ayun, binago mo na yung content. Or ganito, public domain. The content claim in my video is in the public domain and is no longer protected by copyright. So, ang titingin lang po natin is fair use. Pag ganyan ang pinipili mo, ang gagawin natin is kukunin natin ang details dito. Gagawin natin yung rason dito sa huling ano. Gagawin natin yung rason para dito sa huling option. Kukunin natin. Oops. Ayan, copy. And then continue. So pero obvious, each case is different. No man check mo natin sa man whether you protected by pero obvious in general cross stop at the degree to which transform the original content into the new and new. We want to get some legal advice if you are, if you're uncertain about this building type of reuse that may be okay. Parodying or commenting, ganito yung guys, oh, naliwanag oh. Pag parody or commenting on an original may be protected under the fair use. Exclusive includes reviewing a song and playing short clips and illustrative argument. Keep in mind, just because you do a cover doesn't really mean it is protected by fair use. Yun guys, pag nagkaano ka daw, nagpaparody ka, tapos nagre-react ka lang kaya ng mga reaction videos o ginagaya yung mga song ginawang parody, they are protected by, they are protected under by fair use. Common conception. So, i-phrase mo lang is yung I believe. Then, continue ka. Ito na yun, no? Ipiliin mo dito yung type. Paano ba yun? Anong klaseng audio ba yung ginamit mo? Yung sa akin is ano yun eh, cover yun eh. Wala dito sa ano, bench, scroll mo natin. Ah, meron pala dito, pumubos. Ano pala sa ibaba? Entertainment, gameplay, has background music, lyric video, news, non-profit, review, song parody, cover song. Mga ganun. Madami yung pipilian. So, sa akin is cover song to. Ayan. So, dito na natin ipipaste yung ano guys, yung kinopya natin ganina, yung sa fair use. Ayos, hindi ko i-transform the content. Yan. Lagyan natin yan. So, for preview, i-check natin ito lang ito. My video does not infringe anyone's copyright. I understand the agreement will be able to review my video is pure. Next, check natin ito lahat. Ayun guys, oh,
pagbalik kayo sa inyo, sa inyong inaakal ha, ay magre-resulta ito ng pagka-terminate ng inyong YouTube account. Ayun, alam na. Mangyayari is madidelete yung account mo, hindi mo na ma-access, hindi mo na magagamit. So, need dito ng signature, lagyan mo lang kung kahit anong pangalan. Team. After that guys, isasubmit mo na yan. Pag masasubmit mo na yan, makaka-receive ka ng email. Ito yung marireceive email. Ganito yung ma-ano nyo guys, marireceive nyo na email. Copyright claim has been submitted. Hi Channel Kicks. The following claim on video has been disputed. Yan, yan, ganun, 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 ganun. Reason for dispute of the copyright holding not required. It is very close under of copyright law. I fulfill it na, dan. Authorized signature. You are receiving this email confirming that you received your dispute. As a total to this on to review. To take action. Ayan guys, it takes a month pa para ma-actionan. So pag nag-agree yung owner sa dispute mo, hindi ka na-release ang claim anytime. If they disagree, you can choose to uphold it. And the claim will remain active on your video. Yan lang yung guys, dalawa. Mag-agree sila o mag-disagree. Patuloy yung mag-thinking monetize, pero sa kanila pa rin yung ano, yung earnings ng video, or papadelete na lang nila. Ganun na guys. And that's all about dispute copyright claim. Ganun. Thank you. Huwag kalimutan mag-subscribe please. Salamat.